bakit tatlo yung binanggit ng Panginoon? Tatlong persona, di ba? Pero dapat sinabi niya sa mga pangalan kasi tatlo. Amen. So, ang ibig sabihin ng Panginoon doon, yung titulo ng pangalan, kung sino ito. So, kaya nga po, ang mga apostol, nagbautismo sila, sila itong inutusan ng Panginoon na magbautismo nung time na yun. Ngunit, umalis na yung Panginoon, umakit na sa langit. Pagdating sa mga gawa, nung nagturo ng mga apostol, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, binasa natin sa mga gawa, 2:38, mismo ang kauna-unaw ng aral, si Apostol Pedro, sabi niyo sa Apostol Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa niyo sa pangalan ni Jesucristo. So binanggit niya sa pangalan ni Jesucristo. Hindi niya binanggit sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi niya binanggit, kundi mismo sa pangalan ni Jesucristo. Sabi niya, para mapatawad ang iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kalooban ng Espiritu Santo. So bakit? Bakit po ay itunuro ni Apostol Pedro sa pangalan ni Jesus? Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ibig pong ba sabihin, sinuway niya ang Panginoon? Na inutos ng Panginoon, bautismo niyo sila ng pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngunit, nagbautismo sila sa pangalan ng Jesus. O, di ba? Maraming nalilito dyan. Maraming hindi nakakaunawa. Bakit po? Ganito po yan. Bibigyan ko uli kayo ng, bibigyan ko kayo ng example. Pwede po. Para maunawaan ninyo kung paano tuwir ang ginanap ng mga apostol yung utos ng Panginoon sa kanila. Kasi sabi ng apostol, ng Panginoon kapag umapostol, bautismo niyo sila sa pangalan Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngunit sila nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Ganito po yun. Yung utos ng Panginoon, ang sabi ka dun sa verse 20, Matthew 28, 19 to 20, ang sabi doon, na kanilang ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, malagay yung salitang ganapin. Yung salitang ganapin, napakalaga, ito yung pinaka-keyword dito. Yung ganapin, kailangan yung utos, kailangan merong ganap, pagganap.